Okay, magandang umaga po ulit sa bawat isa. Sa atin pong pag-aaral ng salita ng Panginoon ay kung may dala kayong Bible, buksan po natin sa Philippians chapter 4 verses 4 to 9. Hinihiling ko po ang bawat isa na magsitindig at atin po ulit itong basahin ng sagot-sagutan. Okay. Para doon sa mga walang dala ay tumingin na lang kayo dito sa monitor. Okay, verse 4 says, "Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice." Verse 5. "Let your gentleness be evident to all, the Lord is near. Don't be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Whatever you learn or receive or heard from me or see in me, put it into practice, and God of peace will be with you. Pagpalain ng Panginoon ng pagkabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po ulit sa umagang ito na mapapag-aralan na namin ang inyong pong salita. Bigyan mo ng excitement ang aming mga puso. Bigyan mo po, Panginoon, din ng hunger sapagkat ikaw lang ang makakasatisfy ng kaluluwa namin. Ikaw lang ang makakapagkaloob ng hinahanap namin. Kaya, Panginoon, sa pag-aaral namin ito, lahat ng tanong sa aming isipan, lahat ng pangamba, lahat, Panginoon, ng longing ng aming mga puso, nawa masagot ito ng inyong salita ngayon pong umaga. Tulungan mo inyong lingkod, may bahagi nito ng maayos, maliwanag, at may kapangyarihan. Mangusap ka po, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, makakaupo na po kayo. Last week ay, by the way, sinong mahilig sa inyong manood ng beauty pageant? Ako, hindi ako mahilig. Kaya lang, last week, laman ito ng balita. Mahilig ako manood ng balita. No? So, yung nagulat ang mga Pilipino sapagkat hindi nakaabot sa top 16 ang yung ating kandidata, no? Yung Miss Philippines. No? At nagulat yung iba, nalungkot yung iba, pero natuwa din yung iba sapagkat ang nanalo na Miss Universe, although siya ay Miss USA, ay half Filipino, half American. Okay, so yun na lang naging consolation ng mga Pilipino, no? Na proud pa rin. Siyempre, pinapasalamatan pa rin nila yung effort ng ating candidate, no, na Miss Philippines. Nagpapasalamat pa rin sila sapagkat she really gave her best, no? Nag-training daw talaga siya ng maigi, no, para manalo, no? Kaya lang yun nga, iba ang nangyari. Pero yun nga, speaking of these beauty pageants, alam niyo po ba na noong 2015, no, ay naging judge si Manny Pacquiao, no, sa Miami, Florida, sa Miss Universe. At ito ang kanyang tanong kay Miss USA. Sabi niya, "If you were given 30 seconds to deliver a message to global terrorists, what would you say?" Alala niya yan? Hindi ko naalala kasi hindi nga ako nanonood ng mga ganyan eh, no? Pero ang sabi ni Miss USA, si Miss Nia Sanchez, ito ang sagot niya, "If I was given 30 seconds to give a message to the global terrorists, is that what you said? Okay, I would just say that, you know, I know as Miss USA, I can always spread the message of hope and love and peace. And so I would do my very best to spread the message to them and everyone else in the world." No? So, sobrang general ng kanyang tanong, ano kanyang sagot. Hindi natin alam kung paano niya mai-spread, no? Pero ito ang tinatawanan at napansin ng mga netizens, no? "I can always spread a message of hope and love and peace." Sapagkat sa mga beauty contest daw, ito daw yung palasak o cliche na lagi sinasagot ng mga contestant, no? World peace, no? At kung ating obserbahan ang ating kapaligiran, siguro, ganun din ang wish natin, nawa magkaroon ng world peace.
magkaroon ng kapayapaan sa mundo. Diba? Sapagkat kung titingnan natin yung nangyayari sa Ukraine ngayon at saka sa Russia, buti kung sila-sila lang yung nag-aaway, di ba? Sila-sila lang naapektuhan, although nakakaawa talaga. Kaya lang abot siya sa buong mundo, no? Nagmamahal, ang dahilan kung bakit nagmamahal ang mga bilihin, no? Ang gasolina, ang mga services, because of this conflict, no? Kaya, hindi man natin sabihin, no? Unknowingly and unconsciously, yun ang ating wish na magkaroon ng kapayapaan. Diba? Simula nung first or second Sunday ng January, pagpasok ng 2023, ang prayer ko po at nawa maging prayer din natin na, at marahil ito rin ang desire ng puso natin, ay mag-level up tayo. Diba? Ano ba ang ibig sabihin ng level up? No? Mag-improve. No? Ma-develop ka pa. No? Gusto nyo ba na ganun na no, mangyari ngayong 2023? O status ko lang. No? Kung ano kayo last year, ganun pa rin. Di ba? Or mag-worsen pa this year. Wala sigurong normal na tao na ganun ang desire. Di ba? Ang desire natin, no? And most of all, it is God's will for each one of us to level up. No? Simula pa nung creation, yun ang gusto niya. Mag-increase tayo. No? Ma-develop tayo. At nakita natin nung second Sunday na ang unang paraan, no? Ang unang hakbang, no? For us to level up. Ang sabi diyan, you need to be deeply connected with God. Dapat magkaroon ka ng malalim na connection sa Panginoon, because it is only God who can make us progress, no? Improve. Ang Panginoon lang ang makapagbigay sa atin ng development, ng increase. Okay? Yan ang sabi ni Apostol Pablo sa Corinth, mga taga-Corinto. Ang Diyos ang nagpapalago. No? Ang Diyos ang magpapalago sa iyo, ang Diyos ang magpapalago sa akin. No? Hindi yung kung ano ang meron tayo magpapalago sa atin, kundi our deep connection with God. So, nawa ang prayer, maging prayer natin this year, mas maging malalim pang relationship natin sa Panginoon. Mas tumawag pa tayo sa Kanya, mas umasa pa tayo sa Kanya. Ang pangalawa na nakita natin last week, be dependently courageous. No? Para mag-level up ka, you need to be courageous. Pero, may dagdag, dependently. Anong ibig sabihin yan? No? Dapat yung tapang natin, yung lakas ng loob natin, ay nakadepende sa Panginoon. Sapagkat, kung sa tapang lang natin tayo aasa again, no, or kung sa kung ano ang meron tayo ay mabibigo tayo, no. Dapat ang basihan ng tapang natin ay ang Panginoon. Sapagkat ang Panginoon, He is powerful, no. God is with us, no. Tutulungan niya tayo to overcome. May mga promises siya, no. Nung napag-aralan natin kay Joshua, yung pangako ng Panginoon kay Joshua. So ngayong 2023, mga kapatid, let us be dependently courageous, no? Kung may, huwag tayong matakot, no? Kung may mga challenges sa gusto nating puntahan, no? Huwag tayong matakot, no? Sapagkat kasama natin ang Panginoon. Okay? Tuloy-tuloy lang tayo, no? Tutulungan tayo ng Panginoon. Ngayong umaga, ang pangatlo na paraan o hakbang para tayo po ay mag-level up, be distinctly calm. Be distinctly calm. Magkaroon ka ng kakaibang kapayapaan. Tama ba yun? Yung Tagalog na yan. No? Bukod-tangi. Namumukod-tanging kapayapaan. Bakit distinct? No? As I've said kanina, all of us are wishing to have peace. No? At dito lang sa Metro Manila, no? Di ba parang, ewan ko sa inyo, pero ako, basta pupunta ako sa mall, pag alis ko, pag uwi ko sa bahay, parang pagod na pagod ako. No? Naglakad lang naman ako dun. No? Parang hirap ako na makasalamuha ang maraming tao, yung lakad lang ng lakad. No? Wala pa akong binibili nun, ha? Nakakapagod. No? Pagka sasakay ka ng jeep, ano? Sasakay ka sa MRT, no?
nakakapagod. Diba? Kahit nga sa probinsya, no? Dahil sa development na, no? Ay ang dami na ring traffic, no? Ang dami na ring mga tao. Nakakapagod na rin, no? Kaya we want calmness in our lives, no? Ngayong umaga, kalmado ka bang tao? Or kailangan mo bang maging kalmado, no? Do you want peace? Ang prayer ko ngayong umaga ay ituro sa atin ng Panginoon. How can we have this distinct calmness in our lives? Sapagkat naniniwala ako, kailangan natin ito. Okay? So, ang sabi sa John 14:27, why is this distinct? Why is this peace different from other peace? Ang sabi ng Panginoon sa Kristo, peace I leave with you, my peace I give you, I do not give to you as the world gives. Okay? Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. This calmness that I will give you is different, no, sa ini-offer ng sanlibutan ito. Di ba? So mamaya makikita natin how different it is. Then pangalawa na makikita natin sa Philippians chapter 4 verse 7, yung binasa natin kanina, and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So pansinin niyo itong which transcends all understanding. Sa King James, which passes all understanding. Ang ibig sabihin nito, yung kapayapaan ng Diyos na ibibigay sa atin, hindi mo kayang ipaliwanag. Even science cannot explain it. Yun ang ibig sabihin ng transcends, no? Walang paliwanag. Imposibleng maipaliwanag. Okay? Yun ang ibibigay sa atin na kapayapaan ng Panginoon, no? Kaya siya kakaiba na calmness, no? Because it's coming from God. Okay? So, may tatlong dahilan na makikita tayo dito sa ating binasa sa Philippians chapter 4 verses 4 to 9, no? Kung bakit sa pamamagitan ng distinct calmness, makakapag-level up tayo. Okay? Minsan, pagka may ginagawa kang matinding assignment, di ba kailangan mo ng nakalmado ka lang? No? Ayaw mo nung magulo ang kapaligiran. Ewan ko lang kung yung iba sa atin, may mga tao na pag kumag-aral, ang gusto maingay. Si Bea, gano'n ka ba? Gusto niyo mag-aaral, maingay. Okay, nunood kayo ng TV habang nag-aaral. May mga ganong tao, no? Mas naka-focus sila sa pagka maingay ang kapaligiran. Pagka tahimik, nakakatulog. Nakakatulog, no? So, ako, kailangan ko ng tahimik, walang gumagalaw pag nag-aaral ako. Kaya gusto ko, nasa sulok lang ako o kaya sa kwarto. Pagka may gumalaw na, nasisira na yung nasisira na yung concentration ko. Mabilis masira ang concentration ko at ang tagal ko makakuha ng concentration, no, ng focus, no. So dito makikita natin yung tatlong dahilan bakit kailangan natin ng calmness, no, para tayo ay mag-level up. Okay. So, ang una, because of the pressing need of distinct calmness, no? Pressing need or matinding pangangailangan ng kapayapaan or kakaibang kapayapaan, no? Kailangan natin, 'di ba, ng kapayapaan. Kahit saan tayo pumunta, no, ay gusto natin ng payapa lang ang kapaligiran. Ewan ko lang kung ako lang nagsasabi nito. Dahil sa umiidad na ako. Ang napansin ko sa mga umiidad na, gusto na ng mga tahimik, no? Yung bagang, ako mas okay lang sa akin yung pumunta ako sa isang lugar, alam mo, sa bukid, no, na alas 7 pa lang, tulugan na. Okay lang sa akin yun. Pero dati, nung bata-bata ako, alas 12 na, gusto ko pa may kumikilos, no? Pero pagka umiidad ka na yata, gusto mo talaga ng ganong environment, di ba? Pero mga kapatid,
kung makikita natin, no, both sa Biblia, dahil sa kasalanan natin, no, dahil sa pagsuway natin sa Panginoon, nagkaroon po tayo ng kaguluhan sa mundong ito. No? Noong nagkasala si Adan at si Eva, nung nahiwalay tayo sa Diyos, nung napalayo tayo sa Diyos, ganito ang ginawa ng mga tao. Sa Romans chapter 1, verses 29 to 32, they have become filled with every kind of wickedness, evil, greed, and depravity. They are full of envy, murder, strife, deceit, and malice. They are gossips, slanderers, God-haters, insolent, arrogant, and boastful. They invent ways of doing evil. They disobey their parents. Okay? They have no understanding, no fidelity, no love, no mercy. Although they know God's righteous decree that those who do such things deserve death, they not only continue to do these very things, but also approve of those who practice them. Okay? So, balikan natin itong mga nangyari. Ano? I'm sure may isa dito na ginagawa tayo. Di ba? May isa dito sa mga kasalanan nito na guilty tayo. Okay? At ang sabi ng Panginoon, that is wickedness o kasamaan. At ang sabi pa dito sa verse 32, kahit na alam nila na itong utos ng Panginoon na ito, no? Pagka sinuway mo, ikaw ay mapapahamak. Ang sabi dito, they not only continue to do these very things, but also approve of those who practice them. Imagine that, no? Alam mo na pagka ginawa mo yung isang bagay o mali o yung taliwas sa Diyos, mapapahamak ka, no? Ay tumuloy ka pa rin. Tapos yung mga taong gumagawa din, no? Ano? In-encourage pa, sige, okay yan, no? Sama-sama tayo. Naalala ko yung sabi ng tatay ko sa akin. Gusto ko sama-sama tayo sa isang relihiyon. Kung pupunta tayo sa langit, pupunta tayo sa langit lahat. Pero kung dito sasamahan natin, pupunta tayo sa impyerno, pupunta tayo sa impyerno lahat. Sabi ko, teka, ayoko yata nun. No? Biglang napatawa ako nung sinasabi yun ng tatay ko, buti lang di niya ako nakita. Sigurado napalo ako. Pero, ganito ang takbo ng utak natin. No? Alam nating bawal, alam nating kasalanan pagka ginawa natin yan. No? Pero tuloy pa tayo. Tapos pagka may nakita tayong gumagawa din, parang nagiging encouragement pa sa atin na, uy, ginagawa din niya yun. At pagka, halimbawa, paparusahan tayo, halimbawa, one time, nahuli ako ng pulis, anong tawag doon, pumasok ako sa one way. So, sinuli ako ng pulis, sabi niya, alam mo bang one way yan? Go. Opo, alam ko. Bakit ka tumuloy? Kasi nakita ko yung, ano, yung nauna sa akin. May nauna sa akin. Sabi niya, akin na lisensya mo. Sabi ko, teka, bakit yun hindi mo hinuli, tapos ako hulihin mo? Diba? Ganun tayo. Diba? Parang laging ginagawa nating reference yung mga nauna sa atin para hindi tayo parusahan. That's human being. That's how sinful we are. No? That's how wicked we are. At tingnan niyo, sabi ng Panginoon sa mga wicked people na katulad natin. Sa Isaiah 48 verse 22, sabi niya, there is no peace, says the Lord, for the wicked. Imagine that. No? Walang kapayapaan sa mga masasamang tao. Marahil ang dahilan kung bakit hindi tayo makaranas ng kapayapaan sa buhay natin. Because of the sin, no, na nasa puso natin sa oras na ito. Na hindi natin may give up, may let go. No? Kasi ang sabi ng Panginoon dito, no, says the Lord, there is no peace sa mga wicked, no, or sa mga gumagawa ng kasalanan. Kaya kung titingnan natin globally, no? Globally, 'di ba? Sabi ng isang website, merong 12 na active na international war at present ngayong 2023. Okay? Yan, ang pinakamatindi na siguro ay itong Ukraine and Russia. At marami pang mga namumuo, no? Itong Philippines and China, ito may isa lang ano. Kumbaga sa mga bata noon, ano, pagka may humipo lang sa
sa buhok, no, o kaya sa tenga, no, ay puputok na. Kaya nga itong mga presidente natin nagpupunta sa US, no, naghahanap ng kakampi. Kasi possible, no? It's greatly possible na magkaroon ng gulo. Huwag naman sana. Ano? Pero yun nga ang nakakalungkot, no? At sabi nga ng New York Times Magazine or New York Times newspaper ay sa nagdaang 3,400 years. Ano? No, 3,400 years, no? Tiningnan ko kung sino ang Bible character na nabuhay noong 3,400 years. Alam niyo kung sino? Si Moses at saka si Joshua. So, nung panahon pa ni Moses at ni Joshua, hanggang ngayon, no? Ang sabi doon, 286 years pa lang, nagkaroon ng, ano? Nawala ng war. Nawalang war. Imagine, for the past 3,400 years, 286 years lang yung walang gera. The rest, puro may labanan. International. No? Kumbaga, 8% lang yung quote and unquote peaceful. No? Kasi walang labanan. Okay? At, base sa hula ng Panginoong Jesucristo, base sa prophecy ng Panginoong Jesucristo, dadami pa yan. Yung mga wars na yan. So, globally, may mga labanan. Locally, meron din. Diba? Dito sa ating bansa, maraming labanan dito, no, sa Mindanao, no? At yun nga, meron pang war against poverty, against corruption, against COVID-19. 'Di ba? Marami pa ring labanan na nangyayari. Kaya kahit saan ka pumunta, lumabas ka ng bansa o manatili ka dito sa ating bansa, may labanan. 'Di ba? Then physically. Okay? Nakikipagbuno tayo parati araw-araw sa mga pumapasok dito, no, nakikisilamuha sa maraming mga tao, nakipagbuno tayo sa COVID-19. Sana hindi tayo mahawahan, no. Hindi ko alam kung gaano kayo kastrikto sa pagsunod, no. Pero sa palagay ko ay medyo lumuwag na rin tayo ngayon, no. And anytime ay pwede tayong mahawahan or kahit hindi COVID-19, ano, kahit ano pang mga karamdaman. Alam niyo po ba si Michael Jackson? Siguro nabasa niyo na rin ito. Nabasa ko sa isang Facebook post na ito pala si Michael Jackson. Gusto niyang mamuhay ng 200 years. No? 50 years old na siya. Gusto niya na mabuhay pa ng another 150 years. Kaya ang ginawa niya, nag-hire siya ng 12 doctors na lagi mag-check up sa kanya from head to toe. No? Kung anong nangyayari na, no? Kung nagde-deteriorate na ba. So, itong 12 doctors na ito, titingnan kung paano mapapanatili na bata siya, na hindi siya tatanda. And then, nag-hire siya ng another 15 doctors para i-check naman yung kanyang workout. No? Kung tama ba yung kanyang exercise. No? Yung 12 pala na doctors, sinusuri din yung mga kinakain niya. At ito daw si Michael Jackson, simula nung siya 25 years old, hindi yan nagdi-desisyon hanggat walang advice ang doktor. Kahit ano, halimbawa, kakanta ba ako doon? Magko-concert ba ako doon? Tatanungin niya muna yung mga doctors niya. No? Hindi ba ako tatanda doon? May stress doon? May hirapan doon? Pag sinabi ng doktor lang, no, hindi siya, ika-cancel niya. Kaya lang, alam natin, at 50, no, namatay si Michael Jackson. Yung dream niya, no, yung to win against aging, no, ay hindi nangyari. At 50, imagine that, ay namatay na siya. So, we battle physically every day, no, sa iba-ibang mga bagay. And then, sunod, mentally, no, may battle pa rin sa utak natin, di ba? Parang katulad ngayong araw na to, pupunta ba ako sa satellite o hindi? No, gigising ba ako ng gantong oras o hindi? No, papasok ba ako bukas o hindi? Di ba? Maraming battle. Nadidepress tayo. Ang daming nadidepress ngayon. At ang nakakamangha, pabata ng pabata ang mga nadidepress. No? Ang anong battle? Mentally. Okay? May labanan sa ating mga isipan. Next ay socially.
no? Yung mga social media natin, no? Ang lupit, ano? Itong mga last 2 weeks, no? Yung pinilit na ibagsak na magkapatid, no? Ay talagang laman lagi ng balita, no? At malala ang social media ngayong in the last 10 years, no? Talagang kung ikaw ay palabasa at palapaniwala sa mga nababasa mo sa social media, ay madidepress ka din. And then, most of all, spiritually. Ang sabi sa Ephesians chapter 6, verse 12, no, hindi natin kalaban yung physical ano realm. Ang kalaban natin ay spiritual. Ang diablo ang kalaban natin. Kaya pag nag-away kayo magkakapatid, pag nag-away kayo ng parents mo, pag nag-away kayo mag-asawa, hindi talaga kayo magkakaaway. No? Merong nag-iimpluwensya sa inyo, no, spiritually, and that is Satan. No? Gusto niya na mag-away-away kayo. Gusto niya na magkahiwa-hiwalay. Ma-divide tayong lahat. Kaya tandaan natin, ano, every time na meron tayong hindi pagkakasunduan, no, let's always remember that we have God. We have a powerful God that can solve any problem, any disagreement. Okay? Tandaan po natin yan. No? So, dito, kung titingnan natin ito, ano, saan ka pa pupunta ng walang gulo? Di ba? So, kung lahat pala ng pupuntahan mo ay magulo, paano ka pa magle-level up? Ay, ang gugulo na. Pagpunta mo dito, naku, may labanan dito. Di ba? Pagpunta mo dito, may labanan din. Pagpunta ka sa bahay, may labanan din. Di ba? Pagpunta ka sa church, may ano din, may labanan din. Saan ako pupunta? Di ba? May pangako ang Panginoon sa John 16:33. Ang sabi niya, I have told you these things so that in me you may have peace. No? In this world, you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. If you have Jesus in your heart, you will overcome these troubles. No? You can pass through this year. No? Sa maraming mga labanan na makakasalumuhan natin, we can overcome. Why? Because we have Jesus in our hearts. No. Kung wala kang Kristo sa iyong puso, no. I'm sorry to say, kung patuloy na tatanggihan natin ang Panginoong Jesucristo, no, we are bound to hell. No. Papunta tayo sa impyerno, sa kapahamakan. Kahit na gano tayo ka talino, kahit na marami tayong support, no? Pero ang iyong support, kung wala sa supporter mo ang Panginoong Jesucristo, ay mapapahama ka. Ano? Magiging miserable ang iyong buhay. Dahil ang pangako ng Panginoon, maraming gulo dito sa mundong ito. No? But take heart. No? Cheer up, sabi ng Panginoon. Because I have overcome the world. Ang ibig sabihin, no? Ang Panginoong Jesucristo na Panginoon natin, He overcame. So kung nasa atin siya, then we will also become overcomers. Diba? Ano yung nahihirapan kayo sa oras na ito? Na pagsubok na parang hirap na hirap kayong lampasan. No? Parang hindi niyo siya malundag, no? Laging bumabagsak kayo. I want you to remember this verse. If Jesus is in your heart, you will become overcomer. Pero kung wala si Kristo sa iyo, you will be a loser. Forever. Not just for life, but forever. If you want to be a winner, an overcomer, have Jesus in your heart. Okay? So, yun po ang una na makikita natin na dahilan bakit kailangan natin, no, magkaroon ng distinct calmness to level up, no? Because of the pressing need, no? Kailangan natin yan. Hindi tayo, wala tayong pwedeng puntahan na walang kaguluhan, no? Kaya kailangan natin ito. Hindi tayo makaka-move forward, hindi tayo level up kung hindi tayo magiging kalmado. Di ba? Kagabi, ay nagalit yung aking asawa dahil yung aming ref ay
Anong pa? Ang gulo. Ano? May mga natapon na gatas. Ano? At kami lang dalawa naman ni Jed ang ano, mahilig magsalpak lang na magsalpak doon. So, sabi niya sa akin, linisin natin to, linisin natin. So, may ginagawa ako, nag-aaral ako mensahe ko. So, parang, magagalit ba ako? Hindi. Kasi pag nagalit ako, no, di magdadabog-dabog, ano? Mababasag yung mga, anong tawag dito, yung mga layers. Di ba? Kaya sabi ko, Lord, kalmahin mo naman ako. No? Ano? Yeah. Sabi ko, Lord, kalmahin mo naman ako. Eh, ito yung sa part na to ako nag-aaral that time. So, di ba kalmado ako kahapon? Kagabi. So, dinahandahan ko talaga siyang linisin, no? At natapos siya ng maayos, di ba? Tahimik lahat. No? So, dun mo makikita yung importance ng ano eh, ng calmness. No? Kasi kung mainit lahat ang ulo namin, yun nga, pag nabasag yun, mas grabe yung away, mas malaki yung problema mo, di ba? Mas malaki yung problema natin, o namin, kasi saan ka bibili ng ganun? No? Wala ka nang mabibiling ganun. No? Unless pumunta ka sa mga junk shop na may mga ganun. Pero, paano? Bumili ka na lang ng bago. Pero syempre, kabibili lang ng rep na yon. Kaya hindi, wala sa. Kaya dun mo makikita yung importance ng calmness. No? Lalo na sa mga ganung sitwasyon. Yung gustong-gusto mo nang magalit. No? Pero, when you ask God to control your heart, to give you calmness, magiging maayos yung, ano, yung trabaho. Di ba? At yun niya, makakahawa ka pa. Pero kung lahat kami galit, magkakaroon tayo ng problema. Ang pangalawa, the provider of distinct calmness. Sino ba magkakaloob nito? So, kanina pa natin itong nababanggit. Ano? Ang sabi sa John 14:27, peace I leave with you, my peace I give you. No, I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. So, ang nagsasalita dito ay ang Panginoong Hesukristo. Jesus can give us peace. Okay? Jesus can give us calmness. No? Ang sabi pa dito, and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Okay? Ang Diyos ang makakapagbigay sa atin lamang ng totoong kapayapaan. Marahil ang tanong natin, ano ba ang ibig sabihin ng calmness or peace? Bakit sinabi ni Christ na I do not give you to you as the world gives? No? Ano ang difference ng kapayapaan na binibigay ng mundo at ang ibibigay ni Kristo? Okay. So, maganda tingnan natin, ano ba ang ibig sabihin ng biblical peace? Pagka binanggit ang salitang peace sa Bible, ano ang kanyang tinutukoy? Kung titingnan po natin sa original text, no, yung Greek, ang kahulugan niya sa English ay unity or to be joined together. What? Ang akala natin, di ba, ang peace ay absence of trouble. Di ba? Pero, yung Greek meaning ng peace sa Bible is unity and to be joined together. Okay? Ang isa pa daw na ibig sabihin niyan ay yung pag nagkasundo kayong dalawa na magkasama kayo. Magkakasama kayo. Okay, so ang ibig sabihin pag sinabi yung peace of God is being in unity and harmony with God. Okay. So peace is not the absence of trouble but the presence of God. Ito ang ibig sabihin ng peace. It is the presence of God. So, paano ka makapag-level up when God is with you? Sagutin niyo yun. Tanong ngayon. Makaka-level up ka ba if God is with you? Do you think? Makapag-level up tayo? Makapag-level up tayo because God is with us. Ano? Nakipagkasundo ulit ang Panginoon sa atin. Kaya nagkaroon tayo ng kapayapaan.
kasama na ulit natin ang Panginoon. Kaya tayo ay nagkaroon ng kapayapaan. Now, hindi pinangako ng Panginoon na pagkasama natin siya, trouble will be absent. Mawawala ang mga kaguluhan. No? Ang pinangako sa atin ng Panginoon, He will be with us. Hindi niya sinabi na magkakasama tayo, no? Biglang mawawala na yung problema mo, no? Biglang masasagot lahat ng mga tanong mo. No, hindi. Kundi ang promise niya sa atin na ang kahulugan din ng peace, when God is with us, we can overcome every obstacles kung kasama natin ang Panginoon. No? Alam niyo nung sa Europe, nung nagda-drive ako doon, madalas ako mapicturean ng camera kasi doon pag may speed limit lang talaga, no? At pag lumampas ka doon, hindi mo alam, bigla na lang may magpa-flash sa mga poste, no? Minsan yung mga camera hidden talaga, bigla yung pa-flash at magbabayad ka. Okay? Natutuwa ako pagka may kasama akong navigator. Yung GPS o kaya Waze sa atin. Kasi yung Waze na nabili namin, binibigyan ka ng warning pag may camera. Okay. At yun nga, bukod sa itinuturo niya kung saan ka papunta, yun nga, binibigyan ka ng warning kung saan may camera, kung saan ka mapapahamak. So pag sinusunod ko yun, nakakarating ako ng sa pupuntahan ko, nang maayos, no? Hindi ako nabangga, no? Or hindi ako nakabangga at wala akong fine. But there are times na hindi ko sinusunod 'yon. Kaya ano nangyayari sa akin? 'Yun, may fine, no? At 'yun nga, ang purpose kung bakit kailangan magsumunod ka sa speed limit. 'Yun nga para maikaiwas ka sa aksidente, no? Salamat sa Panginoon sapagkat wala naman akong nabangga or hindi ako nabangga. Hindi naman tayo nabangga eh, no? Pero ang daming fine na natanggap namin pagka hindi ako sumusunod. So, ang gusto ko pong sabihin sa ating ngayong umaga, pagkasama natin ang Panginoon at sinusunod natin siya, makakarating tayo sa pupuntahan natin nang walang fine. But, kahit kasama natin ang Panginoon, kung hindi natin sinusunod yung kanyang sinasabi, mapapahamak tayo. Pero ang salamat sa Panginoon, no? Salamat sa Panginoon. Bagamat tayo napapahamak, He is there to lift us up again. To give us another chance. To give us many chances. Yun ang kakaiba sa peace na ino-offer ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang peace na ino-offer ng mundong ito, kailangan mawalang lahat ang problema sa mundong ito. Which is impossible. Kaya nakakalungkot kung ang aasahan natin na magbibigay sa atin ng kapayapaan ay hindi ang Diyos. Sapagkat yun ang ino-offer ng mundo. Kailangan mawala lahat ay imposibleng mawala. No? Ito nga ang COVID na lang na to eh. Diba? Itong virus na to. Nag-mutate siya. Diba? So ang ibig sabihin, kahit mawala, hindi ko alam kung nandyan pa yung Delta, pero palagi ko wala na yung Delta. Pero nanganganak siya ng nanganganak. Diba? At I'm sure, sa mga susunod pa, may bago na naman na lalabas. Pero salamat sa Panginoon, we can still move forward, we can level up, because God will give us calmness, a distinct calmness in our lives. Tandaan niyo itong phrase na ito. Dito sa preaching na isishare ko sa inyo ngayon, pwede niyong makalimutan na yun, pero sana hindi niyo ito malimutan. No Christ, no peace. No Christ, no peace. Okay? Sana wag niyong makalimutan to. No? Pag wala ka kay Kristo, wala kang kapayapaan. Pero pagka nakilala mo si Kristo, then you will know what peace is. No? Malalaman mo kung anong kapayapaan. Okay? So yun po ang pangalawa na dahilan kung bakit magle-level up tayo, no? Kung meron tayong distinct calmness, no? Una, because of the pressing need. Pangalawa, the provider. And then ang pangatlo at ang panghuli, the pictures of distinct calmness. Ano ba itsura ng isang tao na may kapayapaan sa kanyang puso?
Ano ba ang itsura ng isang tao na may kakaibang kapayapaan na buhat sa Panginoon sa kanyang puso? No? Okay. So, balikan natin yung mga talata na ating binasa kanina. Ang sabi dito sa Philippians chapter 4, verses 4 to 9, "Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near." Okay. Ang sabi dito, "Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice." Ang unang manifestation or ang unang picture ng isang tao na may kapayapaan or kakaibang kapayapaan, he is joyful, no? Or he or she is joyful. Siya ay may kagalakan sa kanyang puso. Alam nyo, naiintriga ako dito sa talatang ito. "Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice." Alam nyo po ba kung nasaan si Pablo nung siya nung sinulat niya ito? Nakakulong siya. At ang ini-encourage niya ay yung mga nasa labas na magalak kayo, no? Kung halimbawa kayo makukulong, no? Lalo na kung kayo ay nakulong dahil sa paggawa niyo ng tama. Ang hirap mag-encourage sa labas. Ang una kong sasabihin ko, halimbawa ako, mangyayari sa akin to. Ang sasabihin ko sa mga taga-labas, ihanap niyo naman ako ng magaling na attorney para ako ay makalaya dito. Dahil ang lungkot dito. No? Napaka-unfair ng justice system. Di ba? Ganun ang sasabihin. Pero si Apostle Pablo, sabi niya, "You rejoice." Alam niyo kung bakit niya rin sinabi ito? Sapagkat doon sa church ng Philippi, may nag-aaway no, na dalawang babae. At yung dalawang babaeng nag-aaway na yun, kasamahan niya no, sa paglilingkod sa Panginoon. Ibig sabihin, mga leaders din. No? So parang encouragement niya doon sa dalawang laya na nag-aaway, "Hey, you rejoice." No? Sa halip na kayo ay mag-away-away, magkaroon kayo ng kagalakan. Okay. As I've said, naiintriga ako dito. Rejoice in the Lord always. So, ang ibig sabihin ba ng rejoice in the Lord always, kahit na may namatay yung mahal mo sa buhay, kahit ba nasunog ang iyong building, ang iyong bahay, kahit ba natanggal ka sa trabaho, o kaya nanakawan ka, no? Ay matutuwa ka pa rin? Parang, "Yes, thank you Lord, nanakawan ako." Ganun ba ang ibig sabihin ng rejoice? Or praise the Lord, namatay yung loved one ko. Ganun ba? No? Hindi po. Hindi ang punto dito, itong joyfulness dito ay ganito. Masaya ka hindi dahil sa circumstances, kundi masaya ka because you are in the Lord. Kasi ang ibig sabihin ng in dyan, ng preposition na in, it means possession. Because you are possessed by God. You can rejoice. Mas maganda siguro yung ganito. Mag-rejoice ka kahit anumang circumstances, masama man yan o mabuti. Kasi kasama mo ang Panginoon. Okay, parang isa pa, mas maliwanag. Halimbawa, tayo dito, ano? Tayo dito ay lumabas, naglakad tayo papunta dun sa kanto, biglang umulan ng malakas. Pero ako lang ang nagdala ng payong. Kayo, wala kayong dalang payong. Masaya ako kasi may dala akong payong. Kayo, mababasa kayo. Masaya ako kasi may kasama akong payong. So, anong ibig kong sabihin dito? Halimbawa, sinubok tayo ng Panginoon. No? At lahat naman ng tao ay sinusubok. No? Dumadaan sa pagsubok. Diba? Masaya tayo because God is with us. Kasama natin ang Panginoon. Why? Because God will help us overcome those obstacles. Nakuha niyo po yung aking punto. Yun ang punto ni Apostol Pablo dito. No? You rejoice because of what you have. No? Hindi ka magre-rejoice dahil sa circumstances. No? Magre-rejoice ka because of what you have. Dahil alam mo na kahit na dumaan ka sa mahihirap na sitwasyon, meron tutulong sa'yo. No? May mag-aalalay sa'yo. May magpapalakas sa'yo. May magtatanggol sa'yo. Because you are in the Lord. So, yun ang ibig sabihin ng, or ito ang picture ng isang tao na may calmness sa kanyang puso. No? Siya ay masaya or magalak lagi, kahit anong sitwasyon. Kung makikita niyo itong picture na to,
kahit na maraming alon, no, talon pa rin ng talon yung bata. Alam niyo kung bakit? Hindi ba dahil sa nakakita siyang tubig? Hindi. Dahil hawak siya ng tatay niya. Na kahit lumaki yung alon, he knows that his dad will take care of him. Okay niya? Pwede tayo magtatalon kahit na maraming pagsubok sa nakapalibot sa atin. Because God is holding us. Okay? Iingatan tayo ng Panginoon. So we need to be joyful. Or the picture is, yan, joyfulness. Second, nasabi dito, let your gentleness be evident to all. The Lord is near. So, yung gentleness, ang ibig sabihin dyan ay, no, careful, no? Maingat ka. Maingat ka sa iyong sinasabi. Maingat ka sa iyong ginagawa. Maingat ka sa iyong mga iniisip. Yun ang ibig sabihin ng gentleness. Considerate ka, no? Hindi ka pabigla-bigla sa iyong mga sinasabi. Ilan sa inyo ang mga may mga nakaaway na dahil merong maling nasabi? Ilan sa atin yung sisig-sisi dahil bakit ko ba nasabi pa yun? Di ba? Bakit ko ba nagawa yun? When you have a distinct calmness, you will be careful. Dahan-dahan ka. No? Maingat ka sa iyong ginagawa. May kaibigan akong doktor, nagluto siya. At sabi ko sa kanya, nasusunog na yung ano, yung niluluto mo. No, bilisan mo. Tapos ang bagal pa rin niyang kumilos. Sabi ko, masusunog na. Sabi niya, hindi mo ako matataranta. Ha? Ang mga doctors dapat hindi natataranta. Dahil pag nataranta mga doktor, mas lalong mapapasama ang mangyayari. Kaya nasusunog na, dadaan pa rin siya. At parang naka-realize ko yung importance ng calmness doon. No? Na dapat maingat ka lagi. Maingat ka sa sinasabi mo, sa iniisip mo, at sa ginagawa mo. Katulad ng sinasabi dito ni Apostol Pablo. Let your gentleness be evident. Kanino? Sa mga kapatid lang? Sa mga mababait lang? Di ba? Sa lahat, maging gentle tayo mga kapatid. Okay? So ito yung picture ng merong calmness or distinct calmness. He is joyful. He is careful. Second, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. He is prayerful. Okay? Mapanalanginin ang isang merong kapayapaan sa kanyang puso. No? Pagka may problema, sa Diyos tumatawag. Hindi nagwawala. No? Yung aking ate, naalala ko noon, sabi niya, nagtataka ako, bakit galit na galit siya? No? Nagdadabog siya. Sabi, bakit ka nagdadabog? Bakit ka galit na galit? Sabi niya, wala akong pera. Ilan sa inyo yung ganun, no? Nai-stress pag walang pera. Nagagalit, no? Ang init ng ulo pag walang pera. Diba? Nagwo-worry, no? Sa maraming mga bagay. Ang sabi ni Apostol Pablo, no, pagka may ganitong sitwasyon, pagka nasa ganyan kang sitwasyon, you pray, you know, with thanksgiving. Maging prayerful ka. And this verse is very interesting. No, kasi merong isang psychologist, doctor siya. Ang pangalan niya ay si Christina Puchalski. No, siya ay professor ng medicine and health science sa George Washington University. So, pinag-aralan niya kung ano ang benefits pagka ikaw ay mapanalanginin. Although nahirapan siya kasi hindi niya alam kung paano nangyayari. Hindi niya kasi nakikita yung ano eh, yung hindi niya mabigyan magawa ng experiment yung meeting ng tao at saka ng Diyos kasi spirit eh. So, ang ginawa na lang niya yung effect pagka ang isang tao ay nagpe-pray. Okay? So meron siyang dalawang grupo na binuo. No? Isang nagme-meditate lang at yung isa ay nagpe-pray. Ang
meditation, yung ang tawag niya ay secular meditation. Nag-unload ka lang ng laman ng utak mo. Lahat ng mga negatives, tatanggalin mo lang. No? Ganun daw yung meditation. Yung spiritual prayer or meditation naman is you will call on God, no? You will ask na tulungan ka sa iyong mga problems, no? Naka-focus ka sa Panginoon talaga. And then iniisa-isa mo yung kapangyarihan ng Panginoon, no? As you pray. Na-realize niya na mas less, no? Ang stress, ang anxiety ng mga tao na nananalangin sa Panginoon kaysa dun sa nag-a-unload lang ng mga negative thoughts na nagbe-meditate. Okay? So, na ang conclusion niya, importante na meron kang hinihingin ng tulong na higher being para makontrol mo yung iyong anxiety. Tapos ang isa pa, itong nakakatuwa. It reduces anger and aggression. When you are prayerful daw, nababawasan yung iyong galit at yung iyong aggression, yung pagiging agresibo mo, no? At nakita niya ito sa mga mag-asawa. Yun daw mag-asawa na lagi nagpe-pray, bihira nag-aaway. Nag-aaway din, pero bihira. At kung mag-aaway man sila, nagpapatawaran sila. Pero yung mga hindi nagpe-pray, away to the max, no? Hanggang sa magkahiwalay na. Di ba? It's amazing, no? Talagang totoo ito. Itong sinabi ni Apostol Pablo na ito, na ito ay sinabi ng Panginoon sa atin through Apostle Paul, no? So kung gusto niyo na malesen ang away na natin sa ating mga karelasyon, let us pray. May mga joke pa nga sa mga kasal na ina-attendan ko. Ang sabi nila, kung mag-aaway kayo, pareho kayong Christian, ganito ang una niyong gawin. Mag-pray muna tayo bago tayo mag-away. No? At pag sabi nila, pag amen mo daw, batiin na kayo. No? At naniniwala ako sa katotohanan ito. No? Na mag-pray, yun nga, when you are both prayerful, no? It's easy to forgive. Why? Because God is working in you. No? Tinutulungan ka ng Panginoon. Okay? So, ang isang larawan ng isang taong kalmado, before he do anything, he ask the Lord first. Okay? He is prayerful. Lalo na pagka may mga kabagabagan no, sa atin pong buhay. We need to be prayerful. Ang sunod, thoughtful. Anong ibig sabihin ng thoughtful? Ang sabi dito, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Mga kapatid, alam niyo po ba na maraming nagkahiwalay, hindi nagkatuluyan dahil sa maling akala. No? Maraming mga nag-break, no? Maraming mga nasirang relationship dahil sabi nila, ganito ka daw. Sabi nun, ito daw ang mga pinaggagawa mo. Diba? So, naniwala ka naman. Tapos tayo, sa halip na labanan natin yung mga negative na pumapasok sa utak natin, no, pinapalaki pa natin. No? Parang, oo nga, no? Oh, ah, ganun, kaya pala ganito siya. Diba? Pero ang sabi ni Apostol Pablo, dahil nga ang dinidil niya dito yung magkaaway na si ano, yung co-workers niya, na marahil kung ano-ano ng mga naiisip nila, kaya lumalaki yung away, sabi niya dito, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, pure, lovely, admirable, if anything excellent or praiseworthy, think about these things. Ano po ang gusto sabihin ni Apostol Pablo dito? Ingatan natin yung ating thought life. No? At pasukan lang natin ito ng mga negative positive things, no? Maging optimistic tayo. Let's always look at the bigger picture and the brighter side. At ganito ano, ito po ang paalala ko sa atin. Pagka may nabalitaan kayo, no, na parang chismis, pwede ba na wag muna agad kayong maniwala?
humingi kayo ng lakas ng loob sa Panginoon, natanungin niyo yung taong involved. No? Na confirm mo sa kanya. Katulad nung ako po ay nagpapastor sa ano, sa San Pablo, may isang babae doon na nagchismis about another member. Sabi ko, okay lang ba na i-confirm ko sa kanya yung sinabi mo sa akin? Sabi niya, ay, wag, kalimutan mo na yun. Pagka ganun na reaction, chismis yun. Hindi totoo yun. Yun ay palagay niya lang. Pero kung sabihin niya na, sige, kahit itanong mo, samahan pa kita. Ayun, totoo yun. Pagka ganun. Di ba? So, ano po ang gusto kong sabihin natin sa atin dito? Kailangan, let's always think of positive things. No? Lagi nating isipin kung ano yung makakabuti, hindi yung makakasama. Okay? At napakahalaga that we are always prayerful because God will tell us what to do. What right thing to do. Okay? So, yung atin pong thought life. No? Ang ibig sabihin ng thoughtful dito, careful thinking. No? Maingat na pag-iisip. Okay? Next, ang panghuli, whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice and the God of peace will be with you. So, ang pangalo, ang panglima, be faithful. No? Be faithful in applying everything that you have heard from me, sabi ni Apostol Pablo. Itong ating pinag-usapan ngayon pong umagang ito, nawa, ito ay matanim sa atin pong puso at sa atin pong isipan. No? Nawa, ay magkaroon po tayo ng malalim, no? Magkaroon po tayo ng kakaiba na kapayapaan. No? That's what we need. At yan po ang magpapakita sa mundo that we are different. No? At yan din po ang mag-a-attract sa atin or sa mga hindi mananampalataya, no? To go to Christ. Sapagkat yung peace ng Panginoong Hesukristo na ibibigay, yun ang kailangan ng buong mundo. No? Yun ang kailangan ng office mate mo, yun ang kailangan ng kaklase mo, yun ang kailangan ng parents, ng mga kapatid, ng mga kapitbahay, ng mga kaibigan, yung kapayapaang yun. Hindi yun makikita kahit saan. No? Sa Panginoong Hesukristo lang. At ngayong umaga, mga kapatid, kalooban ng Diyos na tayo pong lahat ay mag-level up. At para tayo mag-level up, we need to be distinctly calm. Tayo pa'y manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat ang inyong salita ay napakayaman. Ang inyong salita ay sumusuri at sumasagot sa lahat ng pangangailangan namin. Sa umagang ito, kung may isa o dalawa sa amin na may nakakaranas ng kaguluhan sa kanyang isip, sa kanyang puso at sa kanyang buhay, dalayan ko po, Panginoon, nawa ay bigyan mo ng peace of mind and peace of heart ang kapatid na ito. Panginoon, dalayan ko rin na magkaroon ang kapatid na ito na malalim na relationship sa inyo, sa Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang Panginoong Hesukristo lamang ang tanging makakapagbigay ng totoo at tunay at pangmatagalan na kapayapaan sa amin. At tulungan mo rin kami, Panginoon, na ipakita sa mga tao na nangangailangan ng kapayapaan na sa Panginoong Hesukristo lamang ito matatagpuan. Tulungan mo kami ng mamuhay na sa kabila ng kaguluhan na nakapalibot sa amin, kami, Panginoon, ay may kapayapaan sapagkat kasama namin ang Panginoong Hesukristo. Pagpalain mo po ang mga salita mo na ito na nahayag sa puso ng bawat isa. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.